Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates kasi nga nagsalita etong head coach ng NBA G League team ng San Antonio Spurs na Austin Spurs na gusto niyang bigyan ng mas mahabang playing time etong ating pambatong si Kai Soto at matagal niya nang sinusubaybayan etong kanyang development. At pag-usapan na rin natin mga kabasketball etong apat na players ng ating Gilas Pilipinas na itinuturing na future ng Philippine basketball at yung mga pangalan ng mga posibleng pumalit dito nga kay Coach Chot Reyes bilang head coach ng ating Gilas Pilipinas at program director na rin mga kabasketball. Dito nga sa naging exclusive interview ni Dadin Quinito Henson at Dayan Castillejo dito nga kay Coach Yeng Kiao at dito nga sa bagong head coach ng NBA G League team na si Will Bond mga kabasketball ay napag-usapan nga nila etong development netong ating Gilas Pilipinas at netong ating pambatong si Kai Soto. Inamin nga dito ng head coach netong Austin Spurs mga kabasketball na noon, nung nandoon pa raw siya sa Mighty Sports ay sinubukan nila noon na kunin etong servisyo netong ating pambatong si Kai Soto which is hindi nga nangyari at napag-usapan nga yung kanyang ability na tumanggap ng mga lap pass imbis daw na itira niya lang ng basta ganon o ibaba niya pa yung bola minsan nire-reverse dunk niya or talagang pinipilit niya na maging alley-oop. So yun daw yung mga patunay na may talent etong ating pambatong si Kai Soto at yun nga yung gusto niyang ma-develop mga kabasketball hindi lang para sa kay Kai Soto maging sa ating Gilas Pilipinas at yung consistency daw ng play para nga dito sa ating pambatong si Kai Soto ay napakahalaga para sa kanya kasi alam naman natin na nagkaroon ng struggle etong ating pambatong si Kai Soto mula nung 17 years old siya tinutukoy niya hanggang ngayon na papalit-palit nga siya ng mga teams ng mga liga so kailangan niya raw magkaroon ng isang team na matututo siya na matutunan yung kanyang mga pagkakamali kailangan niyang magkaroon ng coach na magbibigay sa kanya ng kumpiyansa kahit nagkakamali siya yung hindi siya ilalabas ng ganun lang konting segundo gaya ng ginawa sa kanya ni Coach Chot Reyes nung nakaraan 73 seconds lang siya pinaglaro so yun daw yung kailangan niya mga kabasketball ayon nga dito sa head coach ng Austin Spurs mga kabasketball. Patungkol naman sa mga coaches na pwedeng pumalit dito nga kay Coach Chot Reyes bilang head coach at program director ng ating national team. Kabilang sa mga pangalan na mainit ngayon mga kabasketball, syempre unang-una dyan, etong si Coach Tab Baldwin, nandyan din etong si Nenad Busibich, si Raiko Toroman, si Charles Chu, si Coach Tim Cone, si Jimmy Alapag at si Norman Black. Pero nauna nang sinabi ni Coach Tim Cone na hindi siya interesado na maging head coach ng ating national team. Kasi nga raw napaka-importante sa kanya ng Hinebra. At alam niya na kung magiging head coach siya ng ating Gilas Pilipinas, kailangan niyang isacrifice yung pagko-coach sa barangay Hinebra na hindi niya gagawin. Kasi nga yun talaga yung nasa puso niya yung Hinebra. At alam naman natin kung gaano kalaki yung suporta at gaano karami yung mga supporters nitong barangay Hinebra na sila pa yung defending champion ngayon mga kabasketball kaya maiintindihan mo kung bakit ganun na lang yung desisyon ni Coach Tim Cone na hindi tanggapin if ever na siya yung kunin bilang head coach ng ating national team. Natama naman kasi kahit nga yan si Coach Chot Reyes umalis yan sa TNT bilang head coach diba, para maging full-time siya dito sa ating national team. At patungkol naman dito sa ipinose ni dating commissioner, PBA commissioner Nolly Iyala sa kanyang Twitter, eh sinabi niya kahit nga raw uncertain yung ating future ng Philippine basketball, eh may mga positive naman na nangyari at nakikita tayo, especially doon sa mga players natin, no? Mga young players. Nandiyan nga si Dwight Ramos, si AJ Edu, si Rance Abando at si Kai Soto. Pwede raw samahan niya ni Carl Tamayo at ni Mason Amos. Tapos marami pang mga pwedeng kumbaga i-build sa kanila, no? Siyempre, andiyan sila Justin Baltazar, pwede sila Jordan Heading,
marami mga kabasketball. Ang maganda lang, nagkaroon na tayo talaga ng mga kumbaga mga solid na players diyan sa ating national team. So hanggang dyan muna mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.